Narito na po tayo ngayon sa part 4 ng ating series na pinamagatang Bakit maraming mga born again pastor ay nasa Old Testament pa rin. At kung hindi mo pa napapanood ang alin sa part 1, part 2 and part 3, nako, mabuti pang ihinto mo muna ang panonood nito. May link sa baba ng video na ito mula part 1 hanggang part 3. Kasi mako-confuse lang kayo kapag pinanood nyo ito without studying part 1 to part 3. Ngunit kung napanood mo na ang part 1, part 2 at part 3, magaling kaibigan, pagpatuloy mo lang ang panonood ng last part na ngayon. Bakit maraming mga born again pastor ay nasa Old Testament pa rin? What I mean is, bakit maraming born again pastor na ang basehan ng kanilang pananampalataya ay nasa Old Testament pa rin? Bakit ang kanilang mga turo na pananampalataya ay bumabase pa rin sa kautusan ng mga Hudyo, gayong hindi naman tayo Hudyo? Eh, Pilipino tayong Kristiyano, di ba? Sa part 1, part 2 at part 3, mahigpit nating tinalakay kung ano ang meron sa bagong tipan. At verse by verse, napatunayan naman natin ito sa dalawang part. Kaya ang mabuhay sa pananampalataya sa regalo ng Diyos ang ating purpose sa buhay. Kaya kung natapos mo na kaibigan ang mula part 1 hanggang part 3, naniniwala ako na naiintindihan mo na kahit papaano ang bagong tipan. So ito yung tanong, no? Ano ba ang totoong gospel? Kasi ang bagong tipan, kapag ipinapangaral, ang tawag dito ay gospel o mabuting balita. Dahil ang bagong tipan is all about gift na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang regalong ito ay kanyang bugtong na anak na si Jesus ay may tinapos sa krus ng Kalbaryo. So nag-iwan ng sumpa si Kristo sa krus para ikaw ay maligtas, mapatawad, maging banal, maging malusog at pagpalain sa pamamagitan na lamang ng iyong pananampalataya. Okay? Ang kanyang tinapos ay hindi natatapos lang sa kaligtasan ng iyong kaluluwa sa impyerno, kundi ginawa ka rin niyang perpekto, pinagaling sa iyong mga future sickness, at bukod kang pinagpalat, pinabura ng Diyos. Okay? So automatic itong mangyayari sa iyo kung ikaw ay mananampalataya. Sa tingin nyo, good news ito o bad news? So yan ang good news, di ba? May regalo ang Diyos. Kaya ang tawag sa mabuting balitang ito ay the gospel of God's grace. At ito ang pinapangaral ni Apostol Paul. Sabi niya, Acts 20 verse 24, no? Sabi, however, I consider myself worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. So si Apostol Pablo, ito ang kanyang layunin na ipangaral ang magandang balita ng biyaya ng Diyos. At napag-aral naman natin na ang mga ito ay regalo ng kaligtasan, regalo ng kapatawaran, regalo ng pagiging banal, regalo ng kagalingan, at regalo ng kaginhawaan. Kaya ito yung magandang balita, di ba? Dahil ito ay regalo. Kaya kung ipa-paraphrase mo ang the gospel of God's grace, ito ay the good news of God's gift, para madaling maintindihan. At yan ang pinapangaral ni Apostol Paul. Sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 11, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinapangaral ko ay hindi kathanang tao. Sabi diyan na ang mabuting balita daw na ipinapangaral ni Apostol Pablo ay hindi raw kathanang tao. Hindi po ito ginawa ng tao, hindi po ito inisip ng tao, at hindi po ito nilikha ng tao. So bakit kaya hindi daw gawa ng tao? May ipapakita muna ako sa inyong verse, no? 1 Corinthians 1.23, sabi, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. So sa verse na yan, nagpapatunay na ang the gospel of grace ay hindi gawa ng tao. Dahil ang gospel of grace is all about sa pagpako ni Kristo sa krus. Ito ay katitisuran sa mga Hudyo at isang kalokohan sa mga Hentil. So yan pong gospel of grace ay hindi po inimbento ng tao sapagkat ito ay katitisuran sa tao at ito'y kalokohan sa tao.
So alam nyo na hindi po mag-iimbento ang isang tao ng sarili niyang katitisuran at hindi rin mag-iimbento ang tao ng sarili niyang kalokohan. Di ba? Kaya ang turing ng tao, ito ay katitisuran at kalokohan, ang gospel of grace. Kaya never siyang maging katha ng tao. Basahin uli natin, no? Mga kapatid, nais ko malaman ninyo na ang magandang balita na ipinapangaral ko hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin ito itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. So tinin nyo ito sa screen, no? So ang gospel of grace daw ay hindi katha ng tao, hindi tinanggap mula sa tao, hindi itinuro ng tao, ngunit si Jesucristo mismo ang naghayag kay Apostol Paul o sa akin. So yan po ang kanyang description sa gospel of grace. Hindi po inisip ng tao, hindi galing sa tao, hindi tinuro ng tao. Kaya hindi po siya umaten ng seminar o natutunan niya po ang gospel of grace. Kaya ang the gospel of grace is a revelation from Jesus Christ to Apostol Paul. Kaya ito ay isang katitisuran sa mga Hudyo at kalokohan para sa ating mga Hentil. Bakit kalokohan? Kasi yung pinatawad ng Diyos pati future sins mo ay isang kahangalan sa ibang pastor. Yung ikaw ay maging banal sa pamagitan lamang ng pananampalataya at wala kang nang gagawin ay isang katitisuran sa ibang pastor. No? At isang napakalaking kalokohan nga naman sa ibang mga pastor, yung kahit hindi ka na nagtatites pero pinagpapala ka pa rin. Kaya ang the gospel of grace ay isang malaking kalokohan sa ibang average Christians. Okay? Dahil ito ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo na ang gospel of grace is direct revealed to him by Jesus Christ. Kaya ang idea dito is gospel of grace is a revelation from God. Ang mga apostol, mga original na apostol, tinuruan ng ating Panginoong Jesus sa loob ng 3 taon. Si Apostol Pablo din naman, tinuruan din ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa disyerto ng Arabia ng 3 taon. Kaya meron po siyang mga natanggap na revelation at ito po ay galing sa ating Panginoong Jesus. Tulad po ng in Christ reality, di ba? Kaya mapupunan niyo po yung mga sulat ni Apostol Pablo, no? Puro in Christ. In Christ, 'di ba? Puro ganon. At yung revelation of the rapture of the church, hindi po ito binigay kahit kaninong apostol maliban lang kay Pablo. Kaya walang mini-mention si Apostol Peter sa rapture. Wala naman mini-mention din ang ibang apostol about sa rapture. Si Apostol Pablo lang ang nag-mention nito. Bakit? Dahil ang rapture ay para lang sa mga Hentil na kagaya po natin. Kaya ang teachings na dapat ipinapangaral at ina-apply ng mga Kristiyano ay ang turo ni Apostol Paul. Dahil si Apostol Paul ay tinawag para sa mga Hentil at tayo ay mga Hentil. Kaya nga nagtataka ako sa ibang mga born-again churches eh. Bakit pati kaugalian ng mga Hudyo, isinasama nila sa church services nila? Eh, hindi naman sila Hudyo. Kaya ang huling tanong natin nung part 3 ay, ang gospel ba ni Apostol Pablo noon ay pareho ba ng gospel na itinuturo ng mga born-again Christians ngayon? So again, no, ang gospel ba ni Apostol Pablo noon ay pareho ba ng gospel na itinuturo ng mga born-again Christian ngayon? So ngayon, no, i-fact-check natin kung pareho nga ba ang turo ni Apostol Pablo sa mga turo ng mga pastor ng born-again ngayon. Okay? So, ito yung categories natin, ano? How to be saved, how God forgive our sins, how to be holy, how God take care of our health, how to obtain favor from God. Ito yung 5 katanungan para ma-assess natin kung tama nga ba yung gospel ng majority ng mga born again ngayon. So, let us compare Apostle Paul's teachings versus born again Christians today's teachings. Ang nature ng turo ni Apostol Paul sa kabuuan ay grace alone. Purong biyaya. So walang works, okay? Wala ka nang iaambag dahil ang lahat ng kailangan mo ay eternally. Ay si Kristo na ang gumawa sa krus at ang gospel of grace ay kumukonek sa the finished work of Christ. Ang nature naman ng turo ng mga majority ng mga born again ngayon ay grace din. Pero may halong works.
Okay? Kaya mapupunan mo yung mga turo nila, binabanggit nila ang grace, pero may pero ang kasunod eh. Alimbawa, ligtas ka na, pero, o diba? Merong pero, o kaya pinatawad ka na, pero, laging may ganun, pagay may pero, laging ganun. So let us examine, no? Number one, or letter A, how to be saved. Alam naman natin ang kaligtasan ay regalo at ang kaligtasan ay forever. Hindi nawawala, walang bura-bura ang pangalan sa aklat ng buhay. So alam na natin yan at napag-aralan na natin yan sa part 2 ng series na ito. You are saved forever. Yan ay stand ni Apostle Paul. Pero ang majority ng mga born again ngayon na ang gospel nila ay yes, by grace, we are saved. Pero pagkatapos mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus, kailangan mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya ang stand nila sa salvation is to maintain your salvation. Or else, pwedeng mawala ang iyong kaligtasan. At kapag hindi mo na-maintain ang performance mo bilang Christian, posibleng mawala ang iyong kaligtasan o mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ito ho yung verse nila eh. Mateo 7.21, sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. So sa verse 21, sinasabi dyan na hindi lahat ng nagpipray kay Jesus ay papasok sa kaharian ng langit o maliligtas. Kundi yung mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ayon sa kanila, ang pagsunod daw sa kalooban ng ama ay yung lumayo sa kasalanan o mamuhay na may kabanalan. So yun ang interpretasyon nila doon. Kaya yung mga sumusunod lang daw sa kalooban ng Diyos ay makakapasok sa kaharian ng langit. Next verse, sabi sa verse 22, dito ninyo malalaman kung sino ang kausap ni Christ sa Judgment Day. Sabi diyan, hindi po ba kami ang nagpahayag ng mensahe na mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo o gumawa ng himbala sa iyong pangalan? Yung kausap ni Christ diyan ay nagpipreach ng Word of God, nagpapalayas ng demonyo at gumagawa ng mga himala. So sino sila? Mga pari ba sila o ibang religion? I believe, guys, they are evangelical Christians. Why? Kasi nagpipreach, nagpapalayas ng demonyo at gumagawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Amen ba? Remember, they have the gift of preaching, deliverance, and miracles. So walang paring Katoliko na nagpapalayas ng demonyo na gumamit ng in Jesus' name. Wala pa ako nakitang ganun eh. Ang mga pare, kapag nagpapalayas ng demonyo, winiwisikan lang ng holy water, sabay-sabi na lumayas ka, pero walang in Jesus' name. Kaya mga born again preachers ang binabanggit dito, guys. Tapos sa bandang huli ng verse 23, hindi raw sila kilala ng Panginoon at itinaboy sila sa Judgment Day? So parang sinasabi dyan na hindi daw lahat ng mga nagpipray kay Jesus ay maliligtas. At marami rin mga pastor, which is well-known evangelist, gifted sa deliverance at miracles na hindi kilala ang ating Panginoon. Marami palang mga mangaral na evangelist at pastor na mapupunta ng impyerno, no? Kasi nagpipreach kami, nagpapalayas kami ng demonyo, sugod gumagawa sa inyong pangalan. Eh, sino ba madalas gumagamit ng in Jesus' name, di ba? So, kaya parang sinasabi sa verse na yan na maraming pastor ang mapupunta ng impyerno. Pero ang tanong, bakit sila mapupunta ng impyerno? Dahil daw sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng amang nasa langit. Yan ang sinasabi ng verse, di ba? Kaya ngayon ang tanong, ano ba yung kalooban ng ama para makapasok ka sa langit? Ano yung kalooban na binabanggit dyan? Majority ng mga born again ngayon ay para sa kanila ito daw yung minemaintain mo yung good works. Okay? Ang pagsunod daw sa kalooban ng amang nasa langit ay sundin lahat ng inuutos ng Biblia o mag-perform at huwag magkasala, di ba? Teka, paano mo nasisiguro na may kinalaman sa good works ang kalooban ng kanyang amang nasa langit? Paano mo na-connect yun? Di ba? May verse ka ba
na nagsasabi na kung ano ang kalooban ng ating Amang nasa langit. So nakakalungkot, ang mga Grace Plus Work Christians na ito ay wala silang malino na verse. Presumptions lang meron sila. Nag-a-assume lang sila na good works ang sinasabi doon. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na may verse sa Bible na si Jesus mismo ang nagsabi na kung ano ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit? Basahin po natin, John chapter 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ano daw ang kalooban ng Ama? Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Boom! Panis! Di ba? Ayan, no? Ang linaw-linaw. Ano daw yung kalooban daw ng kanyang Amang nasa langit para ikaw ay makapasok sa kanyang kaharian? Yung sumampalataya ka lang sa kanyang anak para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at isa ka daw sa bubuhayin daw niya sa huling araw. Sa madaling salita, yun lamang nananampalataya sa anak. Ang tanong, anong meron sa kanyang anak na dapat mong panampalatayanan? Eh, ibang pastor na born again sabi, eh, tanggapin mo si Jesus. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa kanya at maliligtas ka. Saan Bible nila kinuha na ang gagawin mo kay Kristo ay makipagrelasyon lang sa kanya at maliligtas ka na? Saan yun? Ano yun, makiki-BFF ka lang kay Kristo, ligtas ka na? Yun ba ang pinunta ni Kristo dito para makipagrelasyon lang? Para makibarkada lang, ligtas ka na? Diba? So anong meron sa anak? Ano yung tatanggapin mo sa anak? Yun ang tanong dun eh. Sabi sa Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So kumukonekto na naman to sa finished work ko. And if you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Para dumaligtas ka, ano daw ang gagawin mo kay Kristo? Makipagrelasyon lang ba? No. Ang sabi dyan, believe in your heart that God raised Him from the dead and you will be saved. So may kinalaman sa finished work of Christ yung kalooban ng Ama. So sa verse na yan, yung tatanggapin mo kay Kristo ay yung tinapos niya sa krus na siya'y namatay at muling nabuhay at bubuhayin ka sa huling araw. So ano ba yung tinapos ni Kristo? Basa. Hebrew 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating kasalanan magpakailanman. O yan o, ang tatanggapin mo, yung forever kang forgiven. Ngayon, kung forever kang forgiven, forever kang save, diba? Yan ang tatanggapin mo sa kanya. Yung kanyang tinapos sa krus, hindi yung relasyon lang. So yung relasyon, automatic yung pagkatapos mong tanggapin ang kanyang regalo. Pero hindi yun ang dahilan ng kaligtasan mo kay Jesus. Ang dahilan kung bakit tayo naligtas dahil pinatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya sa madaling salita, ang kalooban ng Ama ay manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo at yan ang the gospel of grace. Again, walang kinalaman ang works o performance mo dyan. Kaya kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus, dapat malinaw yung pinanampalatayanan mo. Kung ang faith mo ay relasyon lang kay Kristo, pero hindi mo ino-honor ang tinapos niya, hindi mo sinusunod ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Amen po ba? At kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit, saan ka pupunta? Kayo na hong sumagot. Kaya napakalaking danger ang katuroan na nawawala ang kaligtasan mo. Kapag sinasabi mong nawawala ang kaligtasan, tapos tinuturo mo pa ito sa congregation, pinapahamak mo ang sarili mo sa impyerno, pati ang mga tinuturuan mo. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala, kayo lumayo sa akin at gumagawa na masama. You are not obeying Father's will. Ang sabi ni Apostol Pablo, no, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan lamang ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So sa verse na yan, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, walang kinalaman ng good works, kundi sa pamamagitan lamang daw ng pananampalataya. So walang maintain, just, you know, just live a free life.
Kaya ang regalo ng kaligtasan ay makukuha mo lamang sa pamamagitan ng faith. Walang kinalaman ng works dito ayon sa verse na yan. So sa aspect na to na how to be saved, sablay ang mga born again Christians dito. Okay, letter B. How God forgive our sins. Check natin to, no? Okay, ang istan ni Apostol Pablo sa Hebrew chapter 9 verse 12 ay you are forgiven forever. Okay? Which is napag-aralan na natin 'yan sa part 2. Pero ang istan naman ng majority born again Christians today ay forgiven if you confess your sin daw. So ano ba yung verse nila na nagpapatunay daw na you need to confess your sin? At pinagmamalaki nila ang verse na ito eh, kasi si Jesus daw ang may sabi. So basahin po natin, no? Mateo chapter 6 verse 8, sabi dito, no, bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, kakainin para bukas, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Oh, wala namang amen dyan. So ito yung the Lord's Prayer, di ba? So alam naman natin yan dahil karamihan sa atin ay galing sa Katoliko. Yung context ng verse na yan, tinuturuan ni Jesus ang kanyang audience kung paano manalangin. Ang controversial lang dyan sa pattern ni Christ ay yung humingi ng tawad sa Diyos. Diba? Sabi dyan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad ng mga nagkasala sa amin. Which is totoong nasa Bible nga. Sabihin ng iba sa akin, ang linaw-linaw oh. Si Jesus nagtuturo kung paano mag-pray. At kasama dito yung confession. Kaya tama yung pattern niya. Yung acts. Yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. O diba, yun yung mga natutunan natin sa youth fellowship at Sunday school, diba? Acts. Teka, i-fact check muna natin. Ano? Una, ito ang problema. Sa paraphrase translation lang bumasa yung ibang pastor eh. Yung RTPB ay paraphrase Tagalog. Mas mabuting pang tumingin tayo sa King James Version. Which is, ang King James Version ay malapit sa Greek. At tingnan din natin yung Greek word na sin na ginamit dyan. So, yung RTPB ay paraphrase Tagalog. So, mas mabuti pang tumingin tayo sa King James Version. Which is, ang King James Version ay malapit sa Greek. At tingnan din natin yung Greek word na sin na ginamit dyan. Remember, ang tunay na Bible ay Greek translation, di ba? Una, sino ba ang kausap ni Jesus? Mga Hudyo. Pangalawa, ang mga Hudyo ba ay under grace or under the law? Under the law. Pangatlo, saan ba nabubuhay si Kristo sa oras na yan? Under the law of Moses or under grace na pinapangaral ni Apostol Paul? Siyempre, under the law of Moses pa yan. Kasi hindi pa siya napapako sa krus, wala pang finished work of Christ at wala pang Apostol Pablo. Ang pagigiban ng tawad sa mga under the law ay kasama ba sa law of Moses? Kasama, tama. So, kung under the law sila, tama lang ba na ituro ni Christ sa Lord's Prayer na humingi sila ng tawad sa Diyos araw-araw o hindi? Tama si Christ. Dapat silang humingi ng tawad araw-araw dahil sila ay Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Oh. Hudyo ka ba, kapatid? Gentil tayo. So saan tayo mananampalataya? Under the law o under grace? So under grace. Kung under grace ang born again pastor, bakit nila tinuturo ang pang under the law? Kaya ako nasabi na bakit maraming mga born again pastor ay nasa Old Testament pa rin, dahil lumuhugot sila ng sermon na pang under the law. Para malinaw, nabasahin natin sa King James. Sabi sa King James, Matthew 6:12-15, give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Continue natin ng 14, no? For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
But if ye not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you trespasses. Sabi sa verse 12 mo, forgive our debts as we forgive our debtors. Ang pagingin ng tawad ay pagkumpara kung paano nila pinatawad yung may mga may utang sa kanila. So ang ginamit na salita ho dyan sa original ay utang. Sa Greek ay ophilaima. Hindi ho nagamit yung sin talaga na hamartia o hamartano. Kaya hindi sin ang ginamit diyan. Para mas maging malinaw kung ano daw yung utang na hinihingi ng tawad sa Diyos at kung paano sila patawarin yung mga may utang sa kanila, naging malinaw sa verse 14. Ang sabi sa verse 14, for if forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if forgive not men trespasses, neither will your Father will forgive your trespasses. Naging malinaw na yung utang pala na yon ay trespasses. So ano ba yung word na trespasses? Ang original Greek na ginamit dyan ay paraptoma, means legal term for the situation in which one person enters onto the land of another without permission or legal right to be there. So it may be considered a crime, civil wrong. So ang source ko rito no, sa sinasabi sa www.finelaw.com. So kaya pala trespasses ang ginamit dyan dahil ang trespasser ay kumukonek sa civil crime o legal right, usapang legal. Usapang legal pala ang sinasabi dyan, which is obviously, they are Jews. They have law of Moses. Kaya kung kasalanan na binabanggit dyan, ay kasalanan na kumukonek sa law. So ang kasalanan dyan ay exclusive lang sa kanilang mga Hudyo. Kaya tama, para sa kanilang mga Hudyo ang suggestion ng the Lord's Prayer because they are under the law. Ang tanong, Hudyo ka ba? Hentil ka, di ba? Kasi si Christ, iba ang pagkatawag sa kanya. Ang target niya muna ay mga Hudyo. Sabi sa Mateo 15:24, sabi, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. So inaamin ni Christ dito na siya ay tinawag lamang sa Israel, mga Israelita. So ayan no, ang linaw no, na si Christ sa mga lost sheep of Israel muna siya nag-ministry. Then pagakit sa langit, pinasa ni Jesus yung bola kay Apostol Pedro para ipagpatuloy ang pag-abot sa mga Hudyo. At si Pablo naman ay para hanapin naman yung mga naliligaw na hentil sa buong mundo. So Brother Edwin, biblical po ba yan? Siyempre biblical yan. Sabi sa Galatians 2:7, no, sabi ni Pablo to ha, sabi, sa halip, kinikilala nila akong pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil. Tulad ni Pedro, na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. So ayan, ang linaw oh, na si Pedro ang successor ni Christ para abutin ang mga Hudyo at si Pablo naman ay para sa ating mga hentil. Kaya ang sagot ko sa The Lord's Prayer, para sa mga Hudyo lang ito. Kailangan nilang humingi ng tawad sa Diyos araw-araw nung panahon na yon, dahil nung panahon na yon ay sila ay under the law pa lamang. So marami pa hong verse na kailangan humingi ng tawad. Panoorin nyo na lang po dito sa YouTube channel ko yung dapat bang humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Mas in-depth yun. More information kung bakit maraming mga born again ang nalihi sa paghingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Nasa baba po yung link. Nilagay ko po dyan. So again, sablay na naman ang majority born again Christians dito. Okay, check natin yung how to be holy. Diba? Paano maging banal sa both side. Teaching ni Apostol Paul, you are holy forever. So sabi sa Hebrew chapter 10 verse 10, sa pamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo. Minsan, magpakailanman. So ayan ha, malino na tayo ay holy forever. So magitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo sa krus. So again, we are holy forever. Sabi sa Filipos 3:9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, linaw-linaw ng verse, guys, yung pagiging banal daw natin ay hindi ayon sa ating performance.
kundi ayon sa pananalig kay Kristo. At ang pagiging matuwid natin ay buhat sa Diyos. Ang linaw-linaw ha. So walang kinalaman ng good works mo para masabi kang banal. Ang nakakalungkot, ang stand ng majority ng mga born again ngayon ay holiness is when you meet the highest level of maturity. Diba? So para sa kanila, ang pagiging banal ay nasa process pa. Ito daw ay depende sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Kaya daw ang Diyos, pinapahintulutan daw niya yung mga tukso at pagsubok ay para ikaw ay mag-matured. Mm-hmm. Kapag daw nagtagumpay ka, nag-matured ka na daw. Kung nagkasala ka, failure mo yun. Diba? Tapos singi ka na naman ng tawad sa Diyos araw-araw. At hindi mo alam kung nakamit mo na ba yung level of maturity na tinuturo nila. Naabot mo na ba? O holy ka na ba? Di mo malaman kung kailan. Kasi ang tunay daw na kabanalan ay kapag nasa langit ka na. Pero dito sa lupa, dito daw ay yung tamang oras para matutunan mo ang lahat. Then you will holy after your death. May mga ganun nagtuturo din eh. Kaya aligaga sila sa ministry eh. Dapat unahin ang ministry. Masyadong attached sa ministry, di ba? Kahit napapabayaan na ang pamilya, basta ministry ang unahin. Bakit? Performance. Ano ba yung performance? Good works. So ano ba yung good works? Eto, para malugod ang Diyos, kailangan prayerful ka. Kailangan worshiper ka. Para answered ang prayer mo agad-agad, mag-fasting ka. Ah, huwag ka makikinig ng worldly song, Brad. Puro worship songs lang. Dapat puspos ka ng Holy Spirit. O di ba? Para malugod daw ang Diyos. Para maging close kayo ni God. Again, hindi ako against sa prayer ng fasting, ha? Ang against lang ako, yung kaka-prayer ng fasting mo ay binabypass mo na yung ginawa ni Kristo sa iyo. Iniinsulto mo na si Kristo na parang wala siyang ginawa para ikaw ay gawing banal. Di ba? Alam nyo, marami pong ibang tinuturo sila para masabi na ikaw ay banal. Kaya tuloy yung iba, no? Nagkaroon na sila ng comparison eh. Na kinukumpara nila yung sarili nila sa iba. Na mas banal ako kaya sa kanya. Di ba? Nagiging self-righteous na yung ibang pastor. Eh, ako, prayerful ako. Ay, ako, worshiper ako. Ay, ako, puspos ako ng Holy Spirit. Nagtatangs ako. Yung mga ganun eh, no? Yung mga hindi umaatin ng church, backslider yan. Ano? Yung mga nakikinig ng worldly song, backslidden heart na yan. O, diba? Nagiging judgmental na yung iba dahil ang basehan ng kanilang kabanalan ay ayon sa kanilang performance. So, familiar ba kayo sa mga ganyang mentality? Bakit? Kasi ang holiness nila ay bumabase kung gaano ka ka-matured, gaano ka ka-bait, di ba? Pero taliwas sa salita ng katotohanan ng ganyang kultura. Ang linaw na nga sa verse na yan, no, na we are holy forever. May gumawa na para maging banal ka. Ang pagiging banal ay regalo na lang ng Diyos, hindi in-earn. Maniwala ka lang sa tinapos niya na ikaw ay ginawa na yung banal and that's it, you're good. Ngayon, sino ang nag-glorify? Ikaw ba? Hindi. Si Kristo ang nag-glorify. Kasi siya ang gumawa para ikaw ay maging banal. Sad to say, wala silang maipakitang verse regarding sa pagpapakabanal ay kailangan ng good works. Maliban lang kung huhugot sila sa Old Testament verses eh. Kaya karamihan sa mga verses nila ay puro Old Testament passage lamang. Nagpapatunay na nasa Old Testament pa rin sila. Kaya dito sablay rin sila no, sa teaching ni Apostol Paul. Okay, letter D. Usapang kalusugan na tayo. No? Ano yung stand nila na how God take care our health? Ang stand ni Apostol Paul sa 1 Peter 2:24 na by whose stripes ye we are healed. And Isaiah 53 verse 5, but he has wounded our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So I think sa category na to, no, majority sa mga born again ay tinuturo to. Ang problema lang siguro ay yung pinaghuhugutan nila ng pananampalataya. Sa teaching ng Gospel of Grace, Peter admitted that we are already healed. At kumokonek ito sa tinapos na gawa ni Kristo. Siguro ang pagkakaiba lang ay yung application. Kasi yung ibang pastor at ibang Christian, imbis na lumapit sa pananampalataya sa tinapos sa krus ng Kalbaryo, prayer ng fasting ang tinuturo nila para gumaling.
But the gospel of grace teaches na manampalataya sa tinapos ni Kristo na by His stripes we are healed. So past tense to, no? We are healed. So we are already healed. So nagkatalo lang siguro sa faith. Yung application lang ang problema kasi dito eh. Ibang mga Christians, dahil tinatamad manampalataya, sasabihin na lang nila sa Diyos na, Lord, let your will be done. Kagaya na napag-aralan natin last sa part 3, di ba, ng series na ito, hindi kalooban ng Diyos na nagkakasakit tayo. Kaya isinama na niya sa sumpa ng krus ng Kalbaryo na tayo'y pinagaling na sa ating mga sakit sa pamamagitan ng kanyang sugat. Sa tingin ko, dapat maitama ang perspective natin sa healing eh. Imbis na ipanalangin natin na tayo'y gumaling, manampalataya ka na na ikaw'y magaling na. Kaya ito ay tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So by stripe, we are healed, di ba? So sa categories na ito, no, faith lang ang problema ng ibang nagtuturo. So okay, let us make it equal. Okay, so letter E na po tayo, no? Another comparison, how to obtain blessings from God. Tingnan natin yung mga stand nila. Ayon sa mga turo ni Apostol Pablo, we are blessed and highly favored. So ito yung katotohanan na mahirap paniwalaan na kapag na kay Kristo ka na, no entry na sa iyong paghihirap kung mananampalataya ka. Kasi sabi sa 2 Corinthians 8:9, hindi kaila sa inyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. So ano daw yung biyaya? Na kahit daw siya ay mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So ayon kay Apostol Paul, yung mga tumanggap kay Kristo, pinagpala't pinabura na ng Diyos dahil si Kristo ay naghirap na sa atin upang tayo ay guminhawa. So nung siya'y naghirap, isinumpa niya sa krus ng Kalbaryo na ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi maghihirap dahil naghirap na siya para tayo ay guminhawa. Kaya magiging epektibo lang sa iyo to sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tungkol dito. Ang nakakalungkot, majority ng mga turo ng mga born again pastor para daw ikaw ay pagpalain ay ito yung kanilang verse o ito yung kanilang stand. Seek ye first the kingdom of God and give your tithes and offering. Hallelujah. Di ba? Yung seek ye first na yan ay gasgas na sa pulpito po yan. Na dapat daw unahin natin ang Panginoon para idagdag niya ang kahilingan mo. So unahin natin siya sa lahat ng oras o seek ye first. So again, may halong works na naman ang turo nila sa aspetong ito. Para ikaw ay pagpalain, unahin mo ang Diyos. Mag-church ka linggo-linggo, mag-pray ka muna, magbasa ka ng Bible, mag-worship ka muna, at mag-ministry ka muna. Eh, sa turo nila, works muna bago blessings. Pero yung tinuturo ni Apostol Paul, natanggap mo na ang blessings bago ang works. So alam naman natin na si Christ, yung sinabi niya sa Mateo 6:33, Hudyo ang kausap niya at nabubuhay pa siya sa kautusan. Karamihan sa mga pastor, giliw na kumuha ng verse sa Old Testament passage. So another naman example dito, yung pag-iikapu. Bagamat ang pagtatais ay sa panahon pa ni Abraham, naging law ito sa panahon ni Moses. Para daw pagpalain ka, kailangan mong mag-iikapu. Kung hindi, magnanakaw ka daw. Alam nyo, no, ang Malachi 3:10 ay para sa mga Hudyo. Pero yung ibang pastor, pinapangaral ito sa New Testament believers. Again, hindi ko sinasabi na masama ang mag-church linggo-linggo, mag-pray muna, magbasa ng Bible, mag-worship ka, o mag-ministry ka, o mag-tithes. Pero kung ang mga works na ito, okay ha, nulit ko, pero kung ang mga works na ito ay replacement mo sa tinapos na gawa ni Kristo para ikay pagpalain, eh medyo insulto naman ata ito sa ginawa ni Kristo. Diba? Biro mo, naghirap na yung Diyos na nagsakatawan tao para ikaw ipagpalain. Tapos ikaw, imbis na tanggapin mo yung regalo na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, seek ye first ka ng seek ye first. Works dito, works doon. Kaya tuloy, yung pananampalataya mo, nangyayari nga sa'yo. Kapag nagtatais ka, may blessings. Pero kapag nakalimutan mo magtais, curse nga naman ang mangyayari sa'yo. Bakit? Ino-honor ng Diyos yung faith mo eh. So we have free will, remember. Ba? Sa mga New Testament people, dapat ang motibo ng pag-ikapu natin ay kaya tayo inagtatites dahil tayo ay pinagpala na, hindi pagpapalain pa lang.
If you consider that you are blessed and highly favored, yung pagtatais mo, pagmi-ministry mo, pagbabasa mo ng Bible, pag-attend mo ng church, kaya mo ginagawa yan dahil pinagpala ka na. Hindi pagpapalain pa lang. Hindi yan reward para pagpalain ka. Ang pagpapala ng Diyos ay regalo, ay hindi reward. Sa Old Testament, oo, para pagpalain ka, follow the law. Pero sa mga Christians, kaya ka gumagawa ng mabuti dahil natanggap mo na yung biyaya ng Diyos. Dahil ikaw ay pinagpala na. See? So another case na naman po ito na kung bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin. In this case, sablay ang majority ng mga born again dito. So bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin? No, isa-isay natin. No? Number one, karamihan sa mga pastor ay hindi nila naiintindihan kung ano ang meron sa bagong tipan. Okay? Marami naman talagang hindi naiintindihan ng New Testament eh. Hindi nila alam na may tinapos si Kristo sa krus. Hindi rin nila alam na yung benefits ng tinapos ni Kristo. Ang alam lang nilang ang benefits, yung naligtas ka. Pero yung pinatawad ka forever, naging banal ka forever, pinagaling at pinagpala, ay nauwi sa performance. Tapos yung nag-iisang kaligtasan nila, nawawala pa. Ano ba naman? Kaya nga ang sagot ko dyan ay napag-aralan na natin mula part 2 hanggang part 3 ng series na ito. Pangalawa, no, yung lack of research and not properly divided the scriptures. So, ibang pastor, pero hindi lahat ha, tamad talaga mag-aral. Totoo lang. Basta sila, linggo-linggo, may allowance, okay na. Okay na yung preaching na sabog at chapsoy. Kaya tuloy, pasa-pasa, tradition, naging tradition na. Not knowing that they are spreading the false gospel. Other pastors also, hindi naniniwala sa dispensational theory o proper, you know, proper dividing the scriptures. Basta sila, kung ano yung nasa Bible, yun ang tinuturo. Kahit pang Old Testament at para sa mga Hudyo, yun ang tinuturo. Remember, ang Bible, isinulat ito minsan hundreds of years ang interval between the books, lalo na yung Old Testament books. Dapat kasi every time na nagtuturo, tingnan muna kung sino yung sumulat, sino yung kausap? Anong panahon ito sinulat? San ito sinulat? At properly divided kung para kanino ba ito? Sa mga Hudyo ba ito? Sa mga Gentil ba ito? Na believers? Unbelievers? O sa mga Christians? Yung iba, quote ng quote ng verse, hindi binabasa yung buong context? Dampot lang nambot na minsan, paliwanag, eh wala pa sa verse. Yung iba naman, ayaw tumingin sa original translation ng Bible. Lagi silang nakadepende sa translations, English o Tagalog. Ayaw na lang tingnan yung Greek o Hebrew. Kasi nayayabangan yata sila kapag ganun ang ginagawa eh. Kaya kapag nagtuturo, yun, ligaw na ligaw. Pati yung nakikinig, ligaw na rin. Hawa-hawa na. Diba? Kagaya ng yung definition ng sin, hindi mo alam, nasa Greek pala, tatlo pala yun o dalawa pala yun. Iba yung kasalanan ni Adan, iba yung kasalanan mo araw-araw. Diba? Hamarti at hamartano. Marami na ligaw na pastor ho dyan hanggang ngayon. Diba? Bakit? Sa translation nakatingin. Hindi naman po siguro kayabangan na pag-aralan ng Greek language. Kasi ang tunay na inspired scripture ay yung original translation. Hindi yung mga English-Tagalog translations. At minsan, yung mga translations na yan, ililigaw ka pa niyan. Kaya delikado din yung hindi ka titingin sa original translations. So, number 3, isang kahangalan para sa kanila ang mabuhay sa pananampalataya lamang. Gusto lagi may gagawin. So tayo talaga mga Pilipino, no? Lagi tayong gusto lagi may party tayo. Hindi natin matanggap talaga yung katotohanan na meron nang gumawa sa atin nang dapat nating gawin. Isang kahangalan nga naman yung mabuhay sa pananampalataya eh. Remember what the apostle said. Ang gospel of grace ay isang katitisuran sa mga Hudyo at kalokohan sa mga Gentil. Hindi talaga mawawala yung mentality na God's part and your part. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi muna nila inalam na may gumawa na ng dapat nilang gawin at yun ang tinapos na gawa ni Kristo. So, living by faith is foolishness sa mga majority ng born again Christian. So, ito na ho yung chart of learning natin, no? Screenshot nyo na lang kasi ayan ang kabuuan ng ating napag-aralan mula part 1 hanggang part 4.
Nakumpara natin ang under the law sa full grace. Yung under the law, self-performance. Yung full grace, Christ performance. Okay na sana yung takbo ng istorya eh. Mula sa kadiliman ng kautosan, which is Old Testament, patungo sa liwanag ng New Testament, which is yung the gospel of grace. Okay na sana eh. Kaya nga lang, ang bad news dito, at centuries goes by, naligaw ang mga believers sa panahon natin ngayon, na ang pananampalatayang full grace ay nahaluan na naman ng works. Karamihan sa mga born again pastor sa panahon natin ngayon, napagsama ang Old Testament sa New Testament. Kaya yan yung nangyari. Huh? Yan yung mga red na yan. Oo, may grace sila na tinuturo, pero may halo ring works eh, ang kanilang kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, pagpapala, at kagalingan. Kaya sila ay pinagsamang grace at works. Alam nyo, never pong pwedeng pagsamahin ang grace at works eh. Sabi ni Apostol Paul, no? Romans 11:6, "And if by grace, then it is no longer by works. And if it were, grace would no longer be grace." So ang grace ay regalo galing sa iba. At ang works naman ay galing sa iyo o pinagpaguran mo. Sabi sa verse na yan, kapag po ang grace ay pinatakan mo ng kahit konting works, hindi na grace yun. So wala pong regalo na pinagtatrabahuhan. Ang regalo ay may nagbigay sa iyo, kaya wala kang pinaghirapan dun. At kapag naman ikaw ay nagtatrabaho at tumanggap ka, hindi naman regalo yun. Kundi yun ay sweldo. Diba? Kaya mali yung sasabihin mo na sa sweldo ko, re-regaluhan ko sarili ko. Ano yun? Pinaghirapan mo tapos regaluhan mo sarili mo. Hindi ho regalo yun, technically. Kaya dalawa lang ang choice mo, no? Works o grace. Kaya yung mga mixture, hindi po grace yun. Pasok pa rin sila sa works. At yun ang delikado. So there's a danger sa mga mixture, mga kapatid. So ano yung danger sa false gospel? Basahin natin ang verse na ito, no? At dito tayo magtatapos. Galatians chapter 1 verse 6 to 9 NIV. "I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach you, let him be eternally condemned." Aray. "As we have already said, so I know I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned." So sabi sa verse 6, nagtataka daw si Pablo sa mga tinuruan niya ng gospel of grace o gospel of Christ na lumihi sa ibang gospel o different gospel. Sa verse 7, meron pang isa na marami din daw na nais daw baluktutin ang gospel at ang tawag sa kanila ay perverted gospel o baluktot na gospel. Sa verse 8, ang warning, sabi niya kung meron daw na mangaral na iba sa pinapangaral daw ni Apostol Pablo, let him be eternally condemned. Kapag sinabing eternally condemned, you will go to hell. Diba? Kasi kung titingnan nyo ang original translation ng word na yan, na eternally condemned, ito ay hinango sa salitang anathema, means will go to hell. Yun po yung Greek niyan. So guys, eternally condemnation ang sumpa ng Bible kapag ibang gospel ang tinuturo mo. Kung tinuturo ng gospel na ikaw ay ligtas na forever, pero ang tinuturo mo ay nawawala ang kaligtasan at kailangan mo ng Christian's performance, you will go to hell. Bakit kapatid? Wrong gospel ka, Brad. Ang masakit pa nito sa verse 9, inulit pa ulit ni Apostol Paul, sabi niya, "Inuulit ko, kung sino man sa inyo ang mangaral na iba sa pinapangaral namin, mapunta nawa kayo sa impyerno." O I mean, mapunta nawa siya sa impyerno.
Kapag isang warning ay inulit-uli, ibig sabihin nun, you must pay attention. Strong warning talaga. Big deal po yun. Kahit siya din daw, kapag nagturo daw ng ibang gospel, mapunta na daw siya ng impyerno. So wag ko kayong magalit sa akin, no? Hindi po ako may sabi niyan. Bible na po. Bukod sa biblical na, naka-address pa po sa ating mga hentil na Kristiyano. Tayo talaga to. Kaya wag po sana kayong magalit sa akin. Sa Bible po kayo magalit. Maganda siguro basahin natin sa ibang translation. Sa Galatians 1:8-9 na. Okay, good news. But if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, may he be condemned to hell. Ayan na. Ayan yung ibang translation. Mas malala ito, condemned to hell. Ito talagang totoong translation kasi anatema ginamit dito eh. So we have said it before and now I say it again. If anyone preaches to you a gospel that is different from the one accepted or the one that you accepted, may he condemn to hell. So mas malinaw sa translation na yan yung go to hell eh, no? So totoo nga yung sinabi ni Kristo sa Mateo 7:21-23 na hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapunta sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. At maliwanag sa John chapter 6 verse 40 na ang kalooban daw ng ama na nasa langit ay yung manampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Tapos pinapakita doon yung mga mapupunta ng impyerno ay yung mga mangangaral, mga nagpalayas ng demonyo ng salitang gamit ay in Jesus' name. Eh sino yun? Di ba mga evangelical or born again pastors? Kaya nag-prophecy na po si Jesus na maraming pastor ang mapupunta ng impyerno. At sana po wag po kayo masama doon. Ito ah, ito yung big idea rito guys ah. Sa madaling salita, hindi ang mga nagagawa mong mga kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno, kundi yung mangaral ka ng maling gospel. Ang turo ng New Testament, you are saved forever and forgiven forever. Kaya wala na yung power of sin para dalhin ka sa impyerno. Wala na hong kamandagang kasalanan. Pero ang lakas ng kapangyarihan na magdadala sa iyo sa impyerno kung maling gospel ang pinagtuturo mo. Kaya kung patuloy pa rin ang pagtuturo mo na nawawala ang kaligtasan, you will go to hell, guys. Sorry po. Yan ang sabi ng Bible eh. Kaya kung nasa mixture ka pa mga kapatid, o mga kapatid kong pastor, mamili po kayo, sir. Turo ni Apostol Paul o turo ng organisasyon nyo? Turo ni Apostol Paul o tradisyon ng simbahan nyo? Turo ni Apostol Pablo o turo ng mga nakasanayan nyo? Turo ni Apostol Pablo o turo ng obispo o ng head superintendent nyo? Turo ni Apostol Pablo o turo mo? Kanino? Turo ni Apostol Pablo o turo mo? So mamili ka. Tinayon tong video na to, no? Sa ating pag-aaral mula part 1 hanggang part 4, ito ay yung sinumpa ni Christ na ikaw ay forever saved, forever forgiven, forever holy, healed by His stripes, and you are highly favored by God. Ito ang turo na ito ay isang malaking kamangmangan sa mga hindi nakakaintindi. Kasi sabi ng Biblia, no, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. Sabi sa verse na yan, sa ating mga nakakaintindi sa turong ito, no, ito ay tunay na kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito turo ng tao. Kasi ang Diyos lang ang makakagawa ng yung kaligtasang hindi nawawala, pati future sins napatawad. Ginawa kang banal at wala ka man lang naiambag. Pinagaling ka sa kanyang mga sugat at ikaw'y pinagpalat pinaburan in advance. At ito ay makakamtan mo lamang sa umagitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. So ito yung tinasabi na amazing grace. Diba? This is the amazing grace mga kapatid. And this is the power of God. Kaya isang kalokohan ito sa mga taong hindi kayang mabuhay sa pananampalataya eh. Ang sabi dyan, sila daw ay yung mapapahamak. Take note ha, sila daw yung mapapahamak. Ayon sa sinasabi ng Biblia. Di po ako may sabi.
So, salamat kapatid sa panonood mo mula part 1 hanggang part 4 at hindi aksidente kung bakit mo napanood ito. May dahilan ang Diyos para malaman mo ang masakit na katotohanan na kung bakit ang mga pastor ay nasa Old Testament pa rin. Hinihingi ko na rin po na pakisubscribe naman kapatid ang ating page at pakihit na rin ang notification bell para ma-notify tayo sa mga videos na ina-upload natin. Paki-like na rin para ma-recommend ni YouTube ang message na ito at maging viral ang Gospel of Grace sa Pilipinas at sa buong mundo. Laging tatandaan na Jesus loves you. God bless you po. Salamat po sa pag-aaral mula part 1 hanggang part 4. Mahal na mahal ko po kayo.